Di magwawakas hanggang sa dulo ng mundo. Ang kalinga ko'y asahan mo. Kamusta po kayo? Ako si Mel Tianco na muling maghahatid sa inyo na isang tinatungkango sa totoong buhay at nagsisipin sa akin. Magkapatid silang simulat sa puso ay naging sandalan ng bawat isa sa anumang pagtulo na dumating sa kanilang buhay. Magkakampi, magkasangga, na minsan ang pinaghiwalay ng mga alipan. Ngunit sa bandang huli, sila pa rin ang tunay na magkaramay sa harap ng mga bagyong kinahanap nila at kapag hindi natin sila lubos ang nakikilala, sa kanilang mga awitin ay nakapaloob ang makulay, makaluot at madamdaming mga kabanata nila sa buhay. Mga awitin hanggang ngayon ay tinatangkilik ng libo-libo nilang mga tagahanga na nakasubaybay sa kanilang musika. Mga kaibigan, tunghayan po ninyo ang kwento ng magkapatid na Juliet at Mercy Sunot, ang mga pangunahing mga awit ng bandang Aegis. Mercy, tigas talaga ng ulo mo. Di ba sabi ko sa'yo huwag ka nang pumunta dito, mag-aral ka na lang ngayong gabi. Paano exams mabukas? Tapos na akong mag-review at si Juliet. Buti nga nakahabol ako eh. Tuwing na lang may exam ako, wala ako dito. Nung masisita na tayo ni manager niyan. Problema ko na yon. Kaya tayo kumakay dito para makapagtapos ka. Gusto mo bang matulad sa akin? Ala, sige na, uwi na, uwi na. Kasi sayang ang kita. Hoy! Ano ba kayong dalawa? Puro kayo kwentuhan. Magtrabaho na kayo! Go! Magandang gabi po sa inyong lahat. Hindi ninyo ginagamit ang isip ninyo? Eh kung may baril yung mga yan, o sinaksak na lamang kayo? Kababaan yung tao, ang tatapang ninyo? Itay, pinagtanggol ko lang naman si Mercy eh. Eh di sana, dinaan nyo sa mabuting pakiusap. Tingnan nyo, kung saan kayo dinala niya ang katapangan ninyo, muntik na kayong madala sa presinto na wala pa kayo ng trabaho. Tay, huwag po kayong magalit kay Ate Juliet. Ako naman po talagang unang maway doon sa mama eh. Isa ka pa ha? Isa ka pa? Mulat sa pool, talagang sutil ka! Tay, walang kasalanan si Mercy. Eh, kung di talaga uminit ka agad ang ulo ko, hindi sana kami nawalan ng trabaho. Eh, ang titigas naman kasi ng ulo nyo. Ilang beses ko nang sinabi sa inyo, takaw guloy ang trabaho ninyo. Eh, papatay nyo kami sa pag-aalar sa inyo ng nanay ninyo eh. Umanap kayo na ba trabaho? Tay, kilig talaga namin kumanta. Dito kami masaya. Masaya? Kayo, masaya. Pero tingnan ninyo ang buhay natin. Nagiging miserable dahil dyan sa hilig ninyo. Pagpasensahan nyo ng tatay nyo, ha? Nag-aalala lang yung para sa inyo. Bakit siya ganun magsalita? Hindi ba siya naniniwala may mararating kami sa ginagawa namin?
hindi ganun ang ibig sabihin ng tatay mo. Huwag mo masyadong damdamin ang kanyang sinabi. Meron ba namang magulang na hindi naniniwala sa kanyang anak? Kami nga itong hiyang-hiya na sa'yo eh. Hindi mo alam kung gaano ako nasasaktan. Na sa'yo pa kami umaasa para tumulong sa pamilya. Pasensya ka na, Juliet. Nay, ka nang umiyak. Tanggap ko na naman na katungkulan ko yun eh. Ito kasi si Mercy. Kung umuwi ka kaagad at sinunod mo ako, hindi sana nagkagulo. Ako? Eh, sino bang may sabing mga rati ka dun? Ah, ganun. Sa susunod, pababayaan na lang kitang walang yain ng iba. Eh, ano naman sa akin? Sino tinakot mo? Ah, ganun ah! Ay, naku! Naku! Ano ba yan? Ano ba yan, mga anak? Talo niyo pa, mga bata ah! Talo-talo na lang magkakampi, nag-aaway pa kayo! Ito na ba matatapos ang gulong to, ha? Pero sa kabila ng kanilang mga away, sa oras ng pangangailangan, ay lagi pa rin handang dumamay sa isa't isa ang magkapatid. Sumikap ako. Para balang araw, hindi na tayo mamatay ng ganito. Ate, tagal mo na akong di tinatawag na kata. Eh, paano naman kasi? Ang dungis-dungis mo, oh. Para ka nawawalang puting. Eh, ha? Ako madungis, eh. Ito nga dyan, eh. Hindi na ngayon. Samantala, dahil walang trabaho, ay nagbakasakaling sumali sa iba't ibang singing contest si Juliet. Sana po nakamali, bakit ako ngayon sawi? At luha ang iyong sukli. Ng first prize sa Town Fiesta Singing Contest ng taong ito. Ang kumanta ng Saan Ako Nagkamali, si Juliet Sunot! Mr. Sunot, ito po ang calling card ko. Talent manager kayo galing Maynila? Ako po ang Lito Galindo. Ito po ang misis ko, si Josie. Ganda gabi ho. Kami po ay nagmamanage po kami ng mga talents na sinasali po namin sa banda para padala sa Japan nang sa ganun ay makapag-perform. Dadalhin niyo ako sa abroad? Uy, Juliet, ano ka magkakausap niyan? Alam niyo, hindi namin ugali yung lumapit sa mga talents. Kami ang linalapitan. Pero sa totoo lang ho, kakaiba ang boses ng anak ninyo.
Kaya napag-isipan namin, dalhin ang anak ninyo sa Maynila nang sa ganun eh, lalong mahasa po kung papayag kayo. Uunahan na namin kayo, hindi madali yung mga trainings namin. Stricto kaming managers. Ako kasi mismo ay galing din sa banda. At isa ho sa mga hinihingi ko sa mga talents ay ang strictong disiplina at dedikasyon sa trabaho. Kayang-kaya ko po yun! Alay-alay na Maynila, huwag na lang. Baka naman ho kung anong mangyari sa anak ko sa Maynila. Tay! Mahirap ho lang kami, Mr. Galindo. Wala ho kaming panluwas. Sana ho, maintindihan ninyo. Bagamat gusto naming umasenso sa buhay, ayoko namang malalagay sa peligro ang buhay ng anak ko. Naintindihan namin po ang punto nyong yan. Kami naman po ay may mga anak din. Pero kung sakasakali ho magbago ang isip ninyo, di... Sandali lang po! Nay, Tay, ang tagal ko na po itong hinintay. Pagkakataon po na to. Payagan niyo na po ako. Hindi niyo po ito pagsisisihan. Mat, aking-akin na rin itong kwarto mo pag alis mo. Mamimiss mo rin ako. Wala ka na rin makakaaway, no? Ikaw mamimiss ko? Hindi, no? Para sa inyo rin naman to eh. Para sa inyong lahat. Ate, huwag ka nang umalis. Nakakaraos naman tayo, di ba? Tsaka, magpapakabait na ako, Pexman. Hindi na kita awayin. Kat, naalala mo yung pangako ko. Paraan. Magtatapusin ko kayong lahat para ni isa sa inyo wala nang mamalitin tulad ng ginagawa nila sa akin. Paano kung api-apiin ka nila sa Maynila? Sino magtatanggol sa'yo? Sinong kakampi mo? Sino na magtatanggol sa akin ngayon? Kat, tandaan mo to. Kahit magkalayo na tayo, ako pa rin ang number one mong kakampi. Huwag mo kalalahanin. Kanino ka ba naman magumana ng katarayan kundi sa akin din? Tatagumpay ako. Tatagumpay ako sa Maynila. Tagamos sa bato. Tatagumpay ang ate mo. Monica, wala sa amin ang problema. May hangover ka na naman kaya hindi ka makakanta ng tama eh. Hoy! Diba sinabi ko na sa'yo, huwag mo akong pinakikialaman o kahit sino sa inyo pagka wala tayong tugtog. Baka nakakalimutan nyo, ako nagdadala ng bandang to. Isa pa! Dali!
Walang galang na po. Ako po si Juliet. Ako po yung pinadala ni Mr. Galindo. Dito po ba yung ano, ensayo ng banda? Ako po yung bago niyong miyembro. Ah, ganon? Ensayo nga to, pero sa tingin ko hindi ka amin kasi mukhang pangpulubi ka eh. Monica. Bibiro lang ako. Sige po ka dyan. Antayin mo. Maya-maya darating na yon. Tapos, habang nag-aantay ka dyan, pakigawa lang ako ng kape. Kape? Kape? Oo. Coffee. Hindi ka pa nakita ng coffee, yung kulay brown na may hinahaluan ng asukal. Ayun o, may thermos doon, tapos meron lalagyan. Haluin mo, lagyan mo konting mainit na tubig, huwag masyado mainit dahil baka masira yung boses ko. Ha? Gawin mo yon, bigay mo sa akin, para may pakinabang naman kami habang nandito ka. Kasi nanggugulo ka eh, nagre-rehearse kami. Hindi mo nakikita? Excuse lang ah, tabi ka lang muna. Okay lang? Sa mga taloob eh. Game na. Sakit na ng ulo ko, bilis naman oh. Sapa, sapa! Sapa! Bituin sa langit, ako'y namilip. Lubhang puno ng pagsubok ang mga unang buwan ng pakikipagsapalara ni Juliet sa Maynila. Na ibang iba ang kalakaran sa nakagislan niya. Igalaw mo man lamang yung kamay mo. Ano ba yan, Diyos por santo? O, marunong ka bang sumayaw o gumalaw man lang? Sabayan mo man lamang sana si Monica. Ay, nako! Eh, tinikling lang yata alam nito eh. Tignan mo mukhang litsyon. Sinusubukan ko na naman pong matuto eh. Alam mo, utal-utal pa eh. Sinasayang niyo yung oras ko. Pagod na pagod ako. Gusto ko magpahinga. Pauwi niyo na kasi ito. Kuya, dito. Bigyan niyo ba po ako ng isang pampagkakataon? Kaya ko naman po. Tignan niyo. Ikaw ang aking... nahal. Tuloy niyo na muna. Easy ka lang, Juliet. Makukuha mo din yan. Alam mo, pabayaan mo na si Monica. Natatakot lang yun na masapaw mo siya. Tulungan ka namin. Gugulatin natin si Monica. Nahihiya ko sa inyo. Pero, pasensya na kayo. Kailangan ko talaga itong trabaho ito eh. Yun naman pala eh! Okay lang yun. Asa lang tayo. Nagsilbing ikalawang pamilya ni Juliet ang ilang kamiyembro niya sa banda. Ang mga ito ang umakay at tumulong sa kanya. Late ka na naman. Tatlong oras lang ako late. Tsaka kahit nakapikit ako, alam ko kung anong gagawin ko. Saan ako pupuesto? Dito ka muna. Panoorin mo lang to. Bakit? Sino kakanta? Yung uutal-utal na probinsyana. Eh din, ayos ka na. Okay, music! Oh, my God.
Dati yon, Monica. Pero ngayon, si Juliet na muna ang kakanta niyan. Palit muna kayo. Palit? What the hell are you talking about? Magaling ka, Monica. Walang duda. Pero pagdating sa disiplina sa sarili mo, wala. Kaya pati ang mga katrabaho mo, wala ka ng respeto. I'm so sad to say, and I'm very sorry, pero Monica, hindi ka na muna kasama sa bandang to. Ang lakas naman ang loob mong pagsalitaan ako ng ganyan, Lito. Bakit? Sa tingin ba kakayanin ng probinsya ng to ang palitan ako? Magsama-sama kayo! Sumasabra ka na! Wala ka! Alam sa'yo! Sabra ka na! Sandali! Tama na, tama! Mga loob niyo. Bitawan mo ako, Lito! Bitawan mo ako. Pasensya ka na. Pero kaya mo yan. Alam kong kaya mo yan. Pakita mo sa akin, kaya mo yan. Samantala, lingid sa kaalaman ni Julia, may sarili namang problema ang dinadala ang kanyang ina dahil sa kapatid na si Mercy. Ay, naku, ayoko marapakilan natin ng ganyan. Bakit? Ano ba na nainom ko? Ha? Di pa ako lasing, no? Tsaka ako marap kahit yun. Sige na, isa pa. Sige na, sige na. Sige na, bukas na lang ulit. Ayoko makapasukin? Bukas na lang ulit, okay? Dito na lang tayo. Sige na, isa pa. Sarap. Mercy, isa pa. Nay! Nay! Magandang gabi, ho. Ano yung kinaganda ng gabi? Umalis ka na ba kung pamakita ng asawa ko? Baka masaktan ka lang niya. Sige, Mercy. Bukas na lang. Nay, bakit niyo naman siya binastos? Ako pa ng bastos? Ikaw nga yung binapasas na lalaking yun eh. Layo ka muna siya dahil wala kang mapapala sa kanya. Nagandihan mo? Yan naman ang hirap sa inyo, Nay eh! Hindi niyo pa nga kilala yung tao, hinuhusgaan niyo agad! Pero sa ayon sa gusto nyo, mahal ko si Buboy. Kaya huwag niyo akong papipiliin kung ayaw niyo mawala ng anak. Ano alam mo sa pagmamahal, ha? Ha? Kung madisgrasya ka, sa palagay mo, kaya kanyang alagaan ang lisinggeran yun. Kung sarili nga niya, hindi niya kaya alagaan. Ikaw pa! Mag-isip-isip ka nga. Yung kapatid mo, Ate Juliet, parang patahira para maganda ka. Mabigyan ng maganda ka na bukasan. Ano ginagawa mo? Ay, patak, gaga ka sa sarili mo. Kailangan mo na taungan. Oy, mauna na ako sa inyo, ha. Bye-bye. Miss, sandali. Para po ito sa inyo. Ay, naku, bata. Wala akong pagbibigyan yan. Gusto mabili na lang ako ng isa. Hindi po. Ipinabibigay po ito sa inyo ng mama. Binili na po niya lahat ng tinda ko. Sinong mama? Ako. Salamat. Joel. Ilan gabi na kasi itang sinusundan sa lahat ng mga gig mo, Julia? Salamat. Siguro naman, safe to say na ako ang number one fan mo. Mabilis na nahulog ang loob ni Juliet kay Joel. Pero simula pa lang ito ng sunod-sunod na problemang naghihintay sa kanya. Para sa'yo. Thank you. Ang dami naman ng tito. Di ba, mahal nito ah. Wala yan. Actually, pinabili ko nga yan sa mommy ko nung huling trip niya sa Switzerland. Magugustuhan mo to, saka to. Ito, bigyan mo lang sa mga bandmates mo, pero masarap din yan. Total, ako naman may kasalanan kung bakit parati ka nila late sa mga rehearsals niya, di ba? Okay lang yun. Hindi ba nakakaya sa mommy mo? Anong nakakaya? Eh, kaya nga niya binili yan dahil alam niya para sa girlfriend ko. Siyempre, only the best for the best. Kailan ko ba siya makikilala? Ilang buwan na tayo, hindi ko pa rin siya nami-meet. Magugustuhan niya kaya ako? Hindi ako social, katulad ng mga naging girlfriend mo. Ikaw naman, oh, wala sa kanya yon. Ang mahalaga sa kanya, kung sino yung mahal ko. At ikaw yon. Kaya hayaan mo, magtutugma din yung mga schedules niya.
Salamat, ha. Ano naman, para sa tsokolate lang, eh. Hindi lang sa tsokolate. Para sa lahat. Ngayon lang ako naging masaya. Salamat. Nakakailang late ka na? I'm sorry, sir. Kasalanan ko. Nakakalimutan ko po kasi yung oras kapag kasama ko si Juliet. Malino naman yata kay Juliet ang patak lang ko, eh. Hindi mo kailangan magdahilan o magpaliwanag para sa kanya. Sige na, pumasok ka na. Kailangan tawagan mo pa ang nanay mo. Huh? Bakit? Ano nangyari? Hindi ko alam. Emergency daw. Ate! Kailan ka pa dumating? Bakit walang nagsabi sa akin? Akala ko emergency. Kaya ako umuwi. Yung pala, naloloko ka lang sa isang walang kwentang lalaki. Kung umuwi ka dito, para gatungan ang mga paninira nila, nagsasayang ka lang ng pera! Kinakausap pa kita, eh. Hindi ko hahayaang sirain ng walang kakwentang-kwentang lalaki ang lahat ng pinaghirapan ko! Ano ako, negosyo? Hindi porket pinag-aaral mo ako, ibig sabihin, pag-aaral mo na ako! Ikaw na pinagpala sa akin ang magpapagalingan ng magpalaki! Hindi magpapala sa akin, John! Makikialam! Kung laki magkami mga anak, kamamatay ko ang ginagawa niya. Tama na! Bukas na bukas din, isasama kita sa Maynila! Hindi ako sasama sa'yo! Sasama ka sa akin sa iyo at sa gusto mo! At kung kinakailangan ka, lagka rin kita palabas ng bahay nito hanggang Maynila, gagawin ko! Sumama ka sa akin! Juliet! Nanay! Nay, pabayaan niyo na kami. Kailangan matuto ng babaeng to. Dahil kung hindi ko gagawin to, kailangan kasing matuto siya sa dapat niyang kalagyan! Sa kabila ng pagtutong ni Mercy, ay nagawa itong isama ni Juliet sa Maynila. Ngunit hindi magiging madali ang pagsasama ng magkapatid. Alam mo, Juliet, kung ayaw ng kapatid mo, huwag mo nang pilitin. Lalo lang kayo mag-aaway. Alam ko kung ano makakabutis para sa kapatid ko. Kesa magmukmuk yan sa isang sulok, sali na lang natin sa banda. Mukha lang maasim ang mukha niyan, pero maganda rin ang boss ng kapatid kong yan. Mercy? Yeah. Ayaw mo ba talagang kumain? Masarap tong sandwich ni Mickey. Huwag niyo munang pansinin. Hinanap na ba ako ni Joel habang wala pa ako? Wala. Hindi pa ba kayo nagkakausap mula nung dumating ka? Hindi pa. Busy-busy lang siguro sa business niya. Ganon? Bakit mo nililigawan ka, eh? Walang segundong dumaan na hindi pinapaalam kung nasaan siya. Tapos ngayon, biglang nanlamig? Problema yan. Kung ako sa'yo, mabuti pa. Papakiramdaman ko na lalaking yan. Si Ate Juliet, hindi magkakamali yan sa lalaki. Hindi nga yan nagkakamali sa kahit ano, eh. Napaka-perpekto niyan. Pasensya na kayo, ah. Ayun. Mercy, ako nga pala si Ray. Katulad ka rin ba ng ate mo? Parang lechon kung gumalaw. Eh, ito palang utol, eh. Mahiyain din, eh. Alam mo, huwag ka mag-alala. Masasanay ka rin sa amin, saka dito sa Maynila. Malamang hindi. Wala akong planong magtagal dito. At isa pa, babalik din ako sa amin. Excuse me, ah. May aayusin lang ako. Huwag mo akong subukan, Mercy. Kung ayaw mo magkalimutan tayo, respetuhin mo ako. Respetuhin kita? Nung kinalatkad mo ako dito, nirespeto mo ba ako? Tinanong mo ba kung gusto ko dito? Kung masaya ako? Kung anong plano ko sa buhay? Magalit ka na hanggat gusto mo. Pero balang araw, pasasalamatan mo rin ako. Dahil sinagip ko ang buhay mo. Sinagip? Para maging ano? Para maging isang singer na katulad mo? Dito sa banda nyo na
Wala namang nakakakilala? Di wala namang nakakapansin? Ito ba pinagmamalaki mo kina nanay at tatay? Ha? Umalis ka nga sa probinsya, pero may naabot ka ba? Wala kang narating! Hindi ako makapaniwala. Sinabi mo yan. Ikaw ang taong kala ko naniniwala sa akin. Kaya ako nandito, nakikipag-sapalaran. Dahil sa'yo, Mercy! Dahil sa'yo! Aegis. Maganda yung pangalan, di ba? Kakaiba yun para sa isang banda. Aegis. Hmm. Ba masyadong malalim? Bakit malalim naman tayo, ah? Malalim. Diba? Pare-pareho tayo malalalim. Alam nyo, ni-research ko pa to, ah. Ang ibig sabihin nito ay shield. Protection. Okay sa akin yan. Protection sa lungkot. Pagkata natin. Gusto ko yun. Lahat mo sa'yo, gusto mo eh. Naku, pwede ba? Hindi, tanungin natin si Mercy. Ano? Ang bagong miyembro ng banda, ano sa tingin mo? Ayos lang. Pero hindi nang mahalaga ang opinion ko dito, di ba? Yung tanungin nyo, total, siya naman lagi nang susunod dito eh. Bakit? Hindi ka na naman nakikinig. Ha? Ikaw daw tanungin, sabi ng kapatid mo. Ako saan? Ano ulit? Paliwanag mo nga. Hay nako, si Joel na naman yung iniisip nito. Napapadalas na yan, ha, Juliet? Ilang araw na kasi ako tumatawag sa kanila eh. Laging sinasabi, wala siya. Nag-aalala na ako. Alam mo, Juliet, eh, hindi mo na lang puntahan. Excuse me. May hinahanap ako si Juliet. Ma'am, ako po si Juliet. So, ikaw pala yung ambisyosang babaeng girlfriend ng anak ko. Gusto ko lang naman ipamukha sa'yo, no? Na may girlfriend ng anak ko. Kauri namin at yung bagay sa kanya, no? Ma'am, baka nagkakamali po kayo. Ako po si Juliet. Ako po yung girlfriend niya. Ilang buwan na po kami. Yung mga pinapadala niyo pong chocolate. Sabi niya pa nga po, magmi-meet daw tayo, hindi lang daw po magkatugma ang mga schedules natin. Is it a joke? Okay, enough. Please, Iha, tignan mo nga sarili mo sa salamin. Ha? Hindi ang isang katulad mong babae ang seseryosuhin ng anak kong si Joel. Excuse me. Ngunit anong magagawa kung talagang ayaw mo na? Sino ba naman ako para pigilin ka? Sandali! Sandali! I'm sorry nagsinungaling ako sa'yo. I'm sorry kung napagsabihan ka ng ganun ni Mami. Pinagtapat ko naman sa kanina tungkol sa atin. Kaya lang... Kaya lang ano? Nawalan ka ng lakas ng loob. Dahil hindi ako karapat-dapat sa pamilya mo. Dahil mahirap ako. Ang kapal ng mukha mo magpakita sa akin, Joel. Buong buhay ko, nagsumikap ako para hindi ako tapak-tapakan ng maliti ng ibang tao. Tapos, ikaw pang gagawa sa akin nun? Ikaw na minahal ko, pinagkatiwalaan ko. Hindi kita maniliit, Juliet. Hindi lang ako kasing tapang mo. Sana bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Para... Para ano? Para tuluyang sirain ang natitirang bilib ko sa sarili ko. Hindi na, Joey. Tama na yun. Iniyakan na kita. Maraming umaasa sa akin para maging matatag.
Umalis ka. Ayoko na kita makita. Kaya mo ba? Oo, kuya. Trabaho to eh. Tsaka bilisan din natin. Mahal ang bayad sa recording studio. Sinasa ulo ko lang. Ayoko sana. Na ikaw. Ate, pabayaan mo muna ako, Mercy. Kaya kong sarili ko. Okay lang ako. Hindi totoong okay ka. Pero ayos lang yun. Ayos lang hindi ka maging okay paminsan-minsan. Ate, di ba sabi mo sa akin noon? Kahit nasan ka, ikaw pa rin ang number one kakampi. Pwede ba ngayon? Hayaan mo naman ako maging kakampi mo. Hayaan mo naman ako magtanggol sa'yo. Paminsan-minsan naman ate, maging mahina ka para maipakita ko sa'yo kung gaano kita kamahal. Sa muling pagkakabati at pagkakaisa ng magkapatid, naglakas loob ang banda na gumawa ng isang demo tape na maaari nilang ilako sa iba't ibang record producers. May isa pang producer, si Nonoy Tan. Pero, pag-iisipan pa raw niya.
Huwag na siguro tayong umasa. Di bale. Kahit na walang bumili, at least, naranasan na natin makapag-record. Oo nga. Eh kung wala talagang makinig sa kanta natin, tayo na lang makinig. Ngunit panghabang kalbaryo ang tatahakin ng banda, bago nito tuluyang matamit ang tagumpay. Sa buhay, ma'am. Ma? Sa buhay, ma'am. Ma'am, pakilakasan nga po. Ate! Boses natin yun, ah! Kanta natin yun! Yung kanta natin, yung nasa CD na pinapaano ng radyo! Saya-saya! Sabi kasi yun! Anong kanta namin yan? Noon na natin ang kwento ng magkapatid na sina Juliet at Mercy bilang mga probinsyanang nangarap na makahanap ng trabaho sa Maynila para makatulong sa kanilang mga magulang. Hanggang sa kanilang mga pakikipagsapalaran sa pag-ibig at sa bandang huli sa pakikipaglaban nila para sa kanilang musika. Bagamat taniwala silang sa sipag at tiyaga, ay makakamit din nila ang tagumpay. Minsan ay hindi nila naisip ang mabilis at napakainit na pagtangkilik na tinanggap ng kanilang banda, lalo na ang kanilang musika. Sinasabing phenomenal ang nakakabulat at hindi inaasahang pagsikat ng Aegis. Sa napakaikling panahon ay naging bukang bibig ang kanilang pangalan at mga awitin ng libu-libu nilang tagahanga. Umasenso ang buhay ng magkapatid na sina Juliet at Mercy. Ngunit, gaya ng dati at gaya ng ibang magkapatid, nakakaroon pa rin sila ng mga pagtatalo. Ate, ang ibig sabihin ng kamilyon ay pabago-bago. Hindi, kulay yun, no? Ay, naku. Baka kulay na pabago-bago. Eh di tama ako. Kulay nga. Bakit ka ba nagmamarunong? Eh, first year high school lang naman natapos mo. Dito mo nga yung sinabi mo. Ate, sorry. Hindi ko naman sinasadya eh. Wala naman akong ibig sabihin. Wala kang utang na loob, no? Tumigil ako ng pag-aaral para lang matulungan kayo. Kumayod ako ng kumayod para lang makatapos kayo. Oh, ano nangyari dito? Tapos, isusumbat mo sa akin mga pagkukulang ko? Eh kung pamumukha mo lang sa akin lahat ng sinakripisyo mo, sana hindi ka na tumulong! Alam mo kung gusto mo magkwenta ka! Para kahit hanggang mamatay ako, babayaran ko bawat seto mong ginastos mo sa akin! Ano pa kayo? Tama na nga yan. Ano naman pang pinagawa yan nyo? Juliet, okay ka lang. Umupo ka nga muna. Umupo ka muna. Ano pa nangyari sa'yo? Kumain ka ba? Ano ba dapat gamot inumin ito? Namumutla na siya. Ano, okay ka lang? Pagod lang siguro ako. Juliet, may cyst ka sa parehong breasts. Kailangan mong maoperahan sa lalong madaling panahon. But I cannot guarantee na maayalis ito completely. Pero wala kang choice. Otherwise, baka lalo lumubha ang karamdaman mo. Kailangan kang maoperahan sa lalong madaling panahon, Juliet, bago pa mahuli ang lahat. Magkalayo na tayo. Ako pa rin ang number one mo, kakampi.
mo ko alalahanin. Kanino ka ba naman magumana ng katarayan kundi sa akin din? Ate, ilaw kita. Umabot ka, ate. Just pray. Ligtas na si Juliet. Ligtas na kapatid mo. Dok, salamat. Dok, salamat. Ligtas na natin mo. Dok, thank you. Yes! Ano? Luna! Napakalaking karangalan para sa bandang Aegis ang tumugtog sa inyong harapan. May papakilala po ako sa inyo. Ang best friend ko at kakampi ko sa hirap at ginhawa, gaya ko, katuparan ng isang pangarap para sa kanya ang magbalik dito. Kung saan po kami ipinanganak para magbigay ng kaligayahan sa minamahal naming mga kababayan. Mga kaibigan, sa inyong lahat, na ipinapakilala ko po si Ate Juliet. Maraming salamat po. Para po sa inyong lahat to. Hindi ko masabi. Mahal na mahal ko po. Salamat naman at buong-buo ang Aegis na pumunta sa magpakailanman. Introduce niyo muna sarili niyo. O, Lady in Red. Ako po si Bilma. May hawak ng drums. Drums. Ano po ito, Weng? Weng. Stella sa keyboard. Stella sa keyboard. Hindi po ako naging isang lalaki. May hawak na yun. Lalaki talaga? Talaga! Very good! Yes. Ako naman si Juliet sa vocals. Juliet sa vocals. Ako si Marcy, yung vocals. Okay. Ano pa ang inyong inaasahan o inaambisyon para sa grupo ninyo? More albums pa ka. Ano naman yung... Ah, mas gusto nyo, gusto mo pa, marami kayong album. Hanggat tinatanggap po kami ng tao. Okay. Mas maganda ko yung... Meron po kami mga materials pa para sa kanila. Step naman. At makarating ka as a group to perform? At to perform. Pero hindi ba nag-a-abroad na kayo? Opo. Opo. Pero sa Asia, sa US hindi pa kayo nakarating. What about the two of you? Ka Juliet, ano yung gusto mo?
sana lagi kayong magkasundo, hindi kami nagka hindi ba kami magkasamaan ng loob. Sana habang buhay to. Habang buhay hanggang sa pag-ano po. Agad, ugot-ugot lang kami, tugtog pa rin kami. Ay, bagay pala talagang magpakailanman. Magpakailanman, o, di ba? What about you, Hersey? Sana, ano, lagi po kami healthy para araw-araw may show, may pera. Sino ba sa inyong dalawa ang mas mataas ang boses? Siya. Siya? Si ate. Ikaw? Hindi si ate. Sampulan mo nga ako. Susunod ka. Titignan ko aling mas mataas, ha? Ang halik mo, nami-miss ko, bakit iniwan mo ako? Oo, oh, ikaw nga, tignan ko. Mababa lang ko. Sige nga. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Ganun lang. Wala, hindi ko kaya, boss. Saan galing yung boses ninyo? Siguro po, dahil sa mama ko, nung maliit pa kami, tinitrain niya kami sa dagat. Hindi ko na kami. Ibig yung sabihin kayo? Kaming dalawa po. Ay, yung dalawa talaga ang tinrain na naman. Kaya lang, mas ano po ako, mas grabe. Nauna siyang tinitrain. Talagang inilunod ako sa dagat hanggang sa liit. Inilunod ka? Mga 4 o'clock lang, madaling araw. Eh, ba't madaling araw pa? Kasi para daw malamig. Malamig yung tubig. Ang tubig. Manginginig daw. Totoo lang? Totoo? Opo. Ngayon ba, nagpapasalamat ka na, Mercy, sa kapatid mo? Thank you, dahil marami ako natutunan sa kanya yung hardworking. Tapos yung, yung una niyang iniisip yung family namin bago sarili niya. Ganun po siya. Eh, ano naman ang sagot mo sa kanya? Salamat din at sinunod niya ako na hindi siya nagsuwail, alam mo. Yung gano'n. Sinusunod niya ako anong gusto ko. Sinusunod ko rin naman siya kung anong gusto ko. Oh, ngayon, your fans are watching tonight. Okay. Sinong gusto magbigay ng message sa mga fans? Salamat sa mga sumuporta sa amin. Maraming salamat. Lalo na sa mga albums namin. Sana, meron kami ginagawa ng album na pang-anim na album. Sana abangan niyo. Maraming salamat. Thank you very much. At thank you din po. Thank you, Tita Mel, sa GMA. Sa kabila ng mga pangyayaring pilit silang pinaglalayo, ay magkatuwang pa rin inaalalayan ni na Juliet at Mercy ang isa't isa. Naroon si Juliet nang si Mercy ang mga ilangan ng tulong. At agad din namang dumulog si Mercy sa kanyang ate nang ito ang malagay sa alanganin. Para sa kanilang pamilya, ay isinantabi nila mga personal na alitan. Pati ang sariling kaligayahan. At di minsan ay hindi pinagsisihan ang mga bagay na isinakripisyo para sa kapakanan ng mga mahal nila sa buhay. Sa loob at labas ng tahanan, tunay silang magkapatid sa lahat ng pagkakataong dumating sa kanilang buhay. Ako po si Mel Tianco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Ang sinisigaw nitong aking puso, magpakailanman. Sa tuwing kinakailangan mo, narito ako, handang dumamay sa iyong lungkot. Habang buhay ay hinding hindi maglalaw.